Last time na binuo ko yung aking drip shallow tank, hinabot ako ng 2 weeks. So ngayon hindi ko alam kung ano nang mangyayari, pero tingnan natin. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Nawala na sa isip ko na tumatakbo yung oras. So 3:11 na ng madaling araw, I guess na ipapagpabukas ko na lang to para matuyo rin siya ng maayos. Last ko na lang gagawin, pupunasan ko na lang yung basa dun sa ilalim para maayos siyang matuyo. Bukas pagkatuyo na, i-reseal na natin to. As of right now, nagko-contemplate pa rin ako if I'm still gonna do the original design ng ating drip shallow tank or if I'm going to make a new design. Pero kasi signature na natin yung ano, yung iconic na shallow tank design, so I'm still torn, hindi ko pa rin alam, hindi pa buo yung decision ko, pero titingnan natin. It's the following day, I don't know na why am I such in a good mood kahit na sira tong shallow tank natin, pero ayun. Our tank is completely dry, ready ko na siyang isealant, pero gusto ko talaga isipin kung ano yung nangyari dito. I think hindi siya nagli-leak nung tinanggal natin yung mga bato. Kasi syempre, nung may mga bato dito, nape-pressure pababa yung glass. So probably medyo umaangat yung ating sealant dito sa mga sides na to. Kaya nagli-leak siya. Tapos nung nawala na yung weight nung ating shallow tank, umangat na ulit yung glass and parang na-seal na ulit siya or whatever. Or siguro posibleng parang sumikip yung sealant dahil nga nawala na yung weight na pumapatong dun sa glass. Maybe that's the reason. I don't know kung yun talaga. Pero yun lang yung naiisip ko dahil wala naman ako nakitang cracks, wala naman ako nakitang leak. Pero ang gagawin natin ngayon ay isi-seal natin lahat ng sides. Idadamay ko na rin yung corners na yun para siguradong-sigurado na tong ating shallow tank. Kakapalan ko na yung pagsi-seal nito para hindi na ito mangyari ulit in the future. Sini-seal ko na ang ating drip shallow tank. It's the first time na gagawin ko to dahil trivia lang, nabili ko tong tank na to for only 300 pesos. Second hand lang siya. And ever since ay hindi ko pa nasi-seal yung gilid-gilid nito. Na-seal ko na yung buong tank and makikita nyo na kinapalan ko talaga yung sealant nito para hindi na siya mabubuwag in the future. Papatuyuin na lang natin to kasalukuyang amoy paksiw dito kasi parang amoy suka yung sealant na ginamit ko. Para mabilis din matuyo. After this, ayusin ulit natin tong ating drip shallow tank. A few days after, tuyo na yung napakakapal na sealant na nilagay natin dito sa ating shallow tank. All over nilagyan natin ngayon ay magli-leak test na tayo. Ay syempre, hindi tayo nagbubuhat ng tubig dito sa drip by Vinci. Ayan. So, bubuksan lang natin ang ating water system and nagpupuno na ang ating drip shallow tank ngayon ng tubig galing sa ating stock water. So hahayaan ko lang tong mapuno, tapos aabangan ko kung merong pa ring magli-leak dito sa ating drip shallow tank bago natin gawin ay ang disaster na nakikita nyo dyan. Ngayon puno na ang ating drip shallow tank, punong-puno ng tubig yan, as in punong-puno. Iwan muna natin siyang ganito, siguro bukas ko na i-check kung magli-leak ba to. Hayaan ko muna siya overnight na ganyan, tingnan natin kung ano mangyayari. The following day na tayo and wala nang leak ang ating drip shallow tank. Though may mga moisture lang dun sa ilalim, kasi ewan ko siguro inabsorb ng foam yung parang moisture, tapos nag-moist siya, ginanon ko, hindi yan tumagas. So, ayan, okay na, so I think ito na yung pinakamahirap na part nitong paggawa sa ating drip shallow tank kasi magtutuos na kami ng mga dragonstone na to. Para dun sa mga avid fans ng Drip by Vinci, unfortunately, sad news, hindi ko na ibabalik yung lumang design ng ating drip shallow tank. Buo na po yung loob ko. Dahil naka-influence din yung mga admins and moderators ko. And apart from that, yung design na gagawin natin dun sa likod kapag nabenta na natin yung mga tanks and racks na yan. Kasi ito guys, kung isipin nyo, kung mag-re-rescape tayo dun sa 100 gallon tank natin, syempre magkakaroon siya ng design, di ba? So, aanhin natin yung design kung hindi naman masyadong makikita at matatakpan lang ng ating drip shallow tank. So, yung design na gagawin ko dito is maganda pa rin naman, top-notch pa rin naman, pero ma-highlight pa rin yung likod na area natin kung saan natin ilalagay yung ating 100 gallon tank.